paano nga ba mag-install ng handguard sa inyong mga CRF? So panoorin nyo ang buong video. Hindi ka na mamumroblema kung paano i-install kapag ganitong klase ang iyong makukuha na handguard, Bark Buster. So dapat may holder na ganito mga katiktik. Yan. So tingnan mo parang Y. So kung ang holder nyo is parang ganyan, yung mag-clip doon sa bakal, is tamang-tama. Sundan nyo tong video na ito mga katiktik at hindi kayo mabibigo dito. Unang gawin, kailangan natin mailagay ang tornilyo dito mga katiktik at yung washer. So yan, nailagay na natin yung tornilyo. Yan, dapat ganyan, ilagay muna natin dyan. At ito mamaya na diyon sa ano, sa handlebar. So kailangan mailagay muna natin dyan, kailangan nakatornilyo. So nakita nyo may washer. At ilalagay natin itong kulay black na ano, plastic, para maghigpit siya doon sa ating handlebar. At doon din sa kabila, lagyan din natin. So ang ginamit ko dito, parehong makapal mga katiktik na plastic. Kasi pag manipis, medyo maliit yung handlebar, hindi siya maghihigpit. So ang lalagay ko, parehong makapal yung plastic na nasa loob yan. At kailangan din natin i-ready yung dalawang tornilyo na gagamitin ito. Yun. Yan, i-ready natin dyan. Kasi dalawang tornilyo para dyan sa mag-lock doon sa ating handlebar. Ayan. So tara. Ayan. Ito yung ano natin. Dito muna tayo sa left side, yung walang ano mga katiktik, walang selnador. Dito tayo mag-uuna at ipapakita ko kung paano natin ilagay. Una natin gawin mga katiktik is kailangan natin matanggal ang dulo ng ating handle, ano, yung grip. Yan, itong guma. So hinihiwa ko siya na gamit ang kutsilyo mga katiktik. Yan. Ito yung sa left side, ah, yung walang selnador. Yan. Yung iba dyan mga katiktik, binubutas lang. Pero yung sa akin, yung dulo niya, para maging pantay naman dun sa ginagawa ko sa kabila, gagawin natin mamaya sa kabila, maging pantay. So, in-straight, may, parang may line dyan. So, inano ko na lang yung guide. Yan, tatanggalin talaga natin to para maipasok natin yung tornilyo dyan mamaya mga katiktik. Yan, ganyan lang. So, tingnan nyo. Ihiwain nyo lang siya. Yan, hiwa-hiwa lang tayo mga katiktik para ma tanggal yung goma, yan o. So, nakita nyo na yung loob, yan. So, ganyan po. Ganyan dapat, mga katiktik. Yan, putol. Yan. So, pag naputol na mga katiktik, dito na natin ipapasok yung ating handlebar. Yan. At ilalagay natin doon sa, yung nilagay natin na parang Y, ilalagay natin mamaya doon. At ito yung kailangan, ito yung ipapasok doon, mga katiktik, sa may butas ng monobela. Yan. Siyempre, tatanggalin natin to at ilagay na doon sa ating handguard na Bark Buster. So, ito na yung mga tiktik na kalagay na po sa ating handguard. So, naka-prepare. Dapat yan. I-prepared nyo muna. Ngayon, sasalpak nyo muna dito sa butas mga katiktik. Yan, ganyan. So, dapat mga katiktik, nakakagat na yung ilalim yan para di tayo mahirapan mga katiktik. So yan, ganyan, nakaabang na. So yun mga katiktik, oh. Hihigpitan mo lang siya. At yan, naikabit na natin. So ito yung tamang posisyon mga katiktik dito. Tapos ito pala mga katiktik, tinanggal ko kasi sumasabit. Yan, nanggal ko muna yon para mailayo. Kasi hindi natin mahihigpitan yung dito mga katiktik na tornilyo. Yan dito. Hindi makikita, wait lang. Yan oh. Yan, wait lang. Yan. So, ito, babalik natin mamaya yan dito pag nahigpitan na. Babalik ko na mamaya mga katiktik. So, ito yung posisyon niya. So, yan. Ito yung parang letter Y kanina. Yan, yung kinabit natin. So, nakahigpit na. Yan po ang tamang posisyon yan. So, hinigpitan na natin yan mga katiktik. So, ganyan na yung forma at yung nandito kanina, ibinalik ko na din. Dahil nga, hindi natin mahigpitan yung tornilyo na nandito. Yan, itong tornilyo na to. Yan, hindi natin mahigpitan pag di natin itinatanggal yung ito. Yan, dapat tanggalin muna. Tapos pag nahigpitan na, yan, ganyan, di na gumalaw, ibalik nyo na lang mga katiktik. Yan, balik nyo na lang dyan sa posisyon niya. Ayun, okay na, naibalik na natin. Proceed tayo dito sa right side sa may selnador. So ito maganda mga katiktik, yan. Ihiwain din natin dito yung may line na ito.
Yan, hihiwain natin gamit ang kutsilyo. At may makita tayo dyan na plastic kapag natanggal na natin yung guma. So, hiwain ko lang. So, ito yung gagamitin natin na kutsilyo, mga katiktik. So, nasa sa inyo kung anong kutsilyo ang gagamitin nyo. Pwede naman din cutter blade. So, yan. Ganyan yung mangyayari. So, matanggal natin yung guma at itong plastic na to is kailangan din nating ikat. Yan, ikat natin gamit tayo ng lagari na bakal o kung ano mang pwedeng gamitin nyo. So, yun. Ito, mga katiktik, natanggal na natin yung guma. So, next is yung pagputol nitong plastic. So, gagamit tayo ng lagaring bakal. Ito yung gagamitin natin, mga katiktik, para maputol itong plastic na nasa dulo. Yan. So, kung wala kayong ganito, depende na sa inyo kung anong gamitin nyo. Pero, mas maganda kung ganito din yung gamit nyo, yung lagaring bakal. Kasi maganda yung cut pagka ganyan, mga katiktik. So, yan. Puputulin ko lang, mga katiktik. Yan lang kayo, ha. Yan. Puputulin ko lang. Wala kasi akong cameraman. So, yan, mga katiktik. Yan, o, update. Malapit na maputol. So, dahan-dahanin lang natin para matuluyan ang matanggal yung dulo nito. Kasi hindi natin maipasok yung tornilyo para dito sa handlebar. Yan. Tuloy natin. So, yun. Nakita nyo, mga katiktik, nalaglag na yung plastic. So, dapat ganyan, mga katiktik. Yan. Ito yung butas niya. So, dapat ganyan para maipasok natin yung tornilyo. Hindi ko na dito ipapakita, mga katiktik, ang pagkabit kasi same process lang doon sa kabila. So, ipasok nyo lang dito yung tornilyo at higpitan nyo na lang doon sa kabila and then higpitan nyo din dito. So, ganun lang. Same process lang doon sa left side kaya hindi ko na ipapakita. Yon, mga katiktik. O, oh, naikabit na natin. Oh. So, napakatibay yan. Gawang professional yan. So, kung gusto nyong gayahin pag meron kayong ano, ganito na handguard bark busters, so, ganito dapat yung tama yung pagkabit. Kasi sa tingin ko, ito yung pinaka-precise talaga. Accurate at precise na ano na style sa pagkabit. So, dapat ganito yung forma. Oh. Yun, sa ganito. Precise pa. Yan. Tapos, tip lang sa mga katiktik dyan. Oh. Isang tip, dapat unahin nyo dito pagpasok. Kasi pag hinigpitan nyo muna dito bago nyo ito ipasok, mahirapan kayo. Higpitan nyo muna ng konti dito bago yung nandito. So, kailangan talaga nakapasok dito yung tornilyo. So, yun lang, mga tiktik. Yan. Tapos na tayo. Yan. So, medyo nadagdagan ng forma ng konti, mga katiktik. No? Ayan, no? Yan. So, sundan nyo na lang yan, mga katiktik. At maraming salamat. Libre naman yung mag-comment dyan. Comment ka lang kung meron kang tanong. So, ang kung ginagamit ko pala dito, mga katiktik, na ano, yung may pasobra kasi na guma. So, puro makapal. Kasi yung iba dito na pasobra, may manipis kasi ito. Yan. Dito, naka-plastic. Yan. So, kasi ito ay na-adjust kapag malaki yung bakal ng handlebar nyo. So, gagamit kayo dito ng manipis na ito. Kung yung ano niya, yung parang rubber. So, maliit kasi itong handlebar, kaya puro makapal yung ginagamit natin. Ayan. So, yan lang. Yan lang ang maipakita ko sa inyo, mga katiktik. So, sa sinabi ko, libre lang mag-comment. So, kailangan nyo din pala ng lagaring bakal. So, pag bumili kayo ng ano, maganda, bili din kayo ng lagaring bakal. Handa nyo yung ano nyo, yung kutsilyo, yung matalas. So, yun. Kaya schema technique naman. Ayan. Tapos na rin yung sa kanya yun. So, abangan nyo na lang yung ano niya, upload niya sa video niya, sa channel niya, mga katiktik. Ayan, oh. Gabi na. Kaya, ano na. Ayan, oh. Hindi pa tapos yung pero, ayan, oh, gabi na, oh. Wala na yung moon. Nagtago na. Ayan, oh. Hanggang dito na lang, mga katiktik. Magliligpit pa kami ng gamit. Ayan, oh. So, ito yung mga ginagamit namin yan. Mga Allen drains. At syempre, kasama si Franco. May ano pa sa ano. May ano ka dito. Tanggalin mo sa bibig. Yun, oh. Ayan, ito. Eh, mukha ka ng ano. Ayan. Ayan.